Hello, good morning. Good morning sa inyong lahat. Welcome back to my channel, guys. Ayan, Hilda Chavez Evio po. Siyempre. At today, guys, ay mainit at siyempre malapit ng Holy Week. Kailangan nating mag-fasting, kumain ng mga gulay, at bawasan ang karne, at siyempre kumain ng sustansya na hindi puro karne. So, ayan, dahil nag-crave ako ng vegetables, sinabawang gulay, guys. I-share ko sa inyo kung paano ko lutuin yung aking sinabawang gulay na galing sa mga organic lang na pananim ko diyan sa tabi-tabi. O, ayan, guys. Ito napakasimple. Version ito ng dinengdeng ng Ilocano sa version ko. Ayan. I-share ko sa inyo, guys. Napakasimple at talagang hindi magastos at very, very healthy. So, ayan. Punta muna ako dun sa puno ng malunggay at kukuha ko ng bulaklak at sariwang bunga niya. Okay, guys? And so, ayan, nandito ako ngayon sa labas, sa puno ng malunggay. Ayan, kung nakikita nyo guys, ang dami niyang bulaklak at bunga. So, ayan, ang uunahin kong kunin guys ay yung bulaklak. Ayan, pinutol ko na lang kasi para magtalbos pa ulit. Ayan, napakataas guys, oh. Ayan, at patuloy kong susungkitin ito dahil nasasayang lamang yung mga bunga, nagiging matandang bunga na siya, hindi na napapakinabangan. Kaya, ito, bulaklak pa lang, pakikinabangan ko na. Ayan po, para sa mga hindi masyadong nakakaalam na mas masarap ugulayin ang bulaklak pa lang ng malunggay. Ayan. Para hindi na rin masasayang, bulaklak pa lang, gulayin na natin. Ayan, sarap talaga mag-ani ng aking puno ng gulay. Ayan. Sayang kasi guys, natatapon lang ang mga ganitong klaseng gulay. Naghihinayang talaga ako. Yan, napakadami. Ang sarap talagang manguha ng bulaklak ng malunggay kapag ganitong summer. Ito guys, turo ito ng aking nanay na masarap gulayin ang bulaklak ng malunggay. Ayan. Diba? At pati yung mga murang bunga niya guys, kukunin ko na rin. Hindi ko na hihintay na tumigas. Kasi minsan nakakatamad din maghimay. Kaya mas masarap guys na yung mura pa lang na bunga, kunin nyo na. Kasi lahat yung makakain nyo, puputul-putulin nyo lang. And thank you malunggay. Ayan, ang gulay na napakasustansya. Hindi binibili, masipag ka lang magtanim. At napakasipag magbigay ng dahon, bunga, bulaklak. So, ayan. Eto na guys, ang aking mga na-harvest. Ayan, napakadami. Isang planggang maliit ang bulaklak ng malunggay na nakuha ko. At eto guys, yung kanyang bunga na maliliit pa, na bubot pa kumbaga, para siyang sitaw lang. Himay-himayin ko lang ito, putul-putulin ko. At hindi ko na kailangan balatan. At syempre, lahat makakain mo at malambot. And then, nag-ihaw muna ako guys ng isda. Ayan, sasahugan ko siya ng inihaw na bangus. Talaga napaka-healthy guys kasi hindi na ako gagamit ng oil o kung ano-ano pang panghalo. Talagang inihaw na isda lamang at gulay. Yun lang. So, yan. Dito lang ako nag-ihaw sa aking simpleng ihawan. So, ito na guys ang mga sangkap na gagamitin ko sa kanya. Aking dinengdeng pala. Dinengdeng, yan. Kasi, Ilocano, pang Ilocanong lutuin ito, the best sa kanila ito. So, ayan, itinuro din ng nanay ko sa akin. Sa version ko lang naman. Kanya-kanya naman tayo ng
mga pangsahog kung anong gusto natin. No? Ayan ang aking malunggay na sariwa. Hinimay ko parang sitaw. Ito na rin ang aking bulaklak. Ayan. Sari-saring gulay ito, guys. Ayan. Siyempre, ang bagoong isda. Huwag kakalimutan. Marami naman nabibiling ganyan. Ayan ang magpapasarap, guys, sa aking sinabawang gulay. O, ito na ang aking inihaw na isda. Bangos. Ayan. O, may ampalayang bilog, kamatis, okra, kamote, talong, siling green. Ayan, napakasarap talaga nito, guys, kapag naluto. And then, pakulo na muna ako, guys, ng tubig. Ayan, papakuluin muna yung tubig kasi hindi naman gagamit ng mantika dito. Ayan, sasabay ko na itong buong kamatis. Yes, guys, buo. Mas masarap kapag buo, papakuluin ng kamatis. Tingnan nyo lamang kung may sira o may uod para hindi naman masama sa tubig. At isasabay ko na rin itong kamote or sweet potato. Ayan. Then, pakuluin ko ito para lumambot. Ayan, takpan ko lang. Ayan, guys. Kumukulo na siya. Ayan. Oh, kumukulo na, pwede ko nang durugin yung kamatis at kamote. Ayan, durugin ko lamang dahil ito yung magpapasarap sa kanyang lasa. Mas masarap, guys, pag medyo durog yung kamote. Ayan. Alam niyo, guys, ang mga lutuin ng mga tao dito sa bandang norte, masarap talaga. Ayan. Sabay ko itong aking inihaw na bangus. Ayan. Isa lang nilagay ko kasi pangsahog lang naman siya. At sunod ko na itong bagoong isda. Tantyahin nyo na lang kung gaano karami ang inyong niluto. Kung gaano kaalat ang gusto nyo o katabang, nasa sa inyo na yung, guys. Yan, pakukuling ko uli ito, guys, ng mga ilang minuto. At ilalagay ko na ang mga gulay, kagaya itong sili. Yan. Yan, kulo-kulo lang. Oh, and then, sabay ko itong malunggay kasi medyo, siyempre, ito yung medyo mas matigas ng konti sa mga gulay na isasahog. Yan. Pakukuluin ko lang muna ito, guys. Yan. Takpan ko lang. Mga ilang minutes. Eto na. At kumulo na. Yes! Ayan. Tingnan nyo naman. Oh. Lagay ko na yung ampalaya. Yan, sunod-sunod ng mga gulay. Okra. Halo-halo. At huwag naman masyadong haluin. Kasi mas masarap naman ito kapag hindi na lalamog yung gulay. Ang bango, guys. Naamoy ko na. Lagay ko na yung talong. Yan. Masarap din, guys, yung bilog na talong dito, ha. Kung anong talong, mas masarap sana kung bilog. Pero okay na tong pahaba kasi ito yung meron naman ako. And then, maya-maya, okay na to. Susunod ko na, guys, yung bulaklak ngayon ng malunggay. Yan, dahil pinulo na siya. Huwag overcook, guys, ang inyong mga gulay para mas masarap. Ayan, tingnan nyo naman. Parang popcorn. Pero napakasarap niyan, guys. Ayan. Kahit ito na lamang ang aking kakainin araw-araw. The best ito sa akin. No rice na lang, guys. At pag may rice kayo, ay tiyak, mapaparami kayo ng kain dito. Doon sa mahihilig sa gulay, syempre. Pero yung mga hindi talaga gulay lover, siguro, hindi masarap para sa kanila. Okay? Mga ilang segundo pa. Oops, eto na, guys. At ready na. Luto na ang aking sinabawang gulay. Deneng-deng version ko. Ayan. And then, eto na, guys. Yay! Ready to eat. Happy lunch time. Diba, guys? Napaka-healthy. Napaka-mura pa. Hindi masyadong gumastos. Kaya ang pagkain ng masustansya, hindi naman talaga dapat magastos. So ayun na nga, guys, natapos ko na yung aking niluto at ready na kaming kumain. Sana
ay nagustuhan ninyo guys, gayahin nyo yun. Masarap siya, very healthy. At talagang hindi naman kailangang mamahalin ang mga sangkap para maging healthy. Dahil nga ako nga naka-low carb ako, pasok na pasok sa akin guys yung mga ganong klase ng pagkain. Kahit ganun lang kinakain ko everyday. Yes, is everyday. Pwedeng-pwede ako sa mga ganong klase ng pagkain. At nakikita naman guys sa katawan na talagang nababawasan ng mga taba-taba at nagiging very healthy, nakakabata, nakakasaya. Kaya huwag nating sanayin ang mga sarili natin sa puro mga instant food. Kailangan guys ay mag-concentrate tayo sa mga pagkain na masustansya at walang masyadong chemicals. So ayan guys, thank you very much for watching my video at sana guys ay magnilay-nilay kayo ngayong Holy Week at mag-fasting talaga dahil yan makatutulong sa inyong sarili at sa inyong espiritu rin, sa kaluluwa ninyo. At magdasal, magbisita iglesia guys. At syempre kasama ako doon sa pagbisita iglesia. So ayan, thank you very much. God bless everyone. Bye!